Mga ka-cakey, so ito yung ating cake, ang aking moist chocolate cake na gagawin ko for tomorrow. Meron tayong tatlong cakes ulit na sabay-sabay. So ito, binake ko kagabi, hindi ko pa siya tinanggal sa pan. Okay lang yan sa mga nagtatanong. At ito naman, i-cleaning wrap ko na siya. Pero hindi ko na ipasok sa ref kasi masyado siyang mainit. So, dyan ko muna siya. Yung isa nasa ref na. So, kung sa mga nagtatanong mga kakeki, ang cake natin ay pwedeng-pwede nyong i-bake ng ahead of time. Tapos, i-cling wrap nyo pag malamig na, pwede nyo nang ilagay sa ref. Okay, yung pag-cling wrap naman, pag hindi na gaanong mainit, warm lang siya, wag naman yung masyadong maitim, matutunaw yung plastic, okay? So, ito pong ating video ay para sa ating mga kakeki na nagtatanong kung pwede ba at kung paano ba, lalo kung sabay-sabay ang inyong orders. So, ito mga kakeki ha, kagabi ko pa siya binake, pero ngayon tatanggalin ko siya, i-cling wrap ko, ilalagay ko ulit sa ref kasi gusto kong mag-film siya ng konti bago ako mag-decorations or maglagay ng icing. So, ang purpose nun is para mag-film. Huwag kayong matakot kung matagal na sa ref kasi kung ang moist chocolate natin, pag mas tumatagal ay mas lalong sumasarap. Okay? So, ito po ay para sa moist chocolate cake natin na no eggs, no milk mixture. So, ayan. Good morning mga kakeki. Mwah! Welcome to my channel. It's me again, Lulu. So this time, gagawa tayo ng simpleng crown. So ganito lang po ang paggawa ng crown. Itong baso, yung plastic na baso, ang ginawa kong guide para sa height niya at sa size niya. So kailangan sukatin nyo lang yung height at saka yung circumference niya. At isusukat nyo sa fondant na gagawin nyo or gagamitin nyo. So yung fondant, kinakailangan lagyan nyo ng tylos para tumigas. So, yun ang pang-ano natin kung wala kayong, ang tawag doon, gum paste. So, fondant ay pwedeng gamitin. Lagyan lang natin ng konting tylos, konti lang po. So, ayan, pina-flat ko lang naman ang fondant and then ika-cut natin. So, ito yung simpleng paggawa ng crown. So, ganyan, kinat-cut ko lang yung sa unahan. Nagbigay lang ako ng konting design like ganyan-ganyan lang. Pwede naman kayo mag-create. Basta itong pinapakita ko sa inyo is ang simple process at yung pinaka-standard. So ngayon yung baso, binalutan ko siya ng wax paper or any paper para hindi siya dumikit. So ganyan lang ang gagawin. Ididikit nyo lang both ends ng fondant na crown na ginawa natin. Water lang po ang pandidikit natin. And then, hahayaan nyo siyang tumigas nang nakahiga lang. And pag tumigas na siya, kahit after 4 hours, pwede nyo nang patayuin. Or kahit kinabukasan, saka nyo na patayuin. At saka yung kanyang taas, ay pwede nyo nang kung anong panong position ang gagawin doon sa crown, sa taas. So, ayan. So, ganyan lang po ang pinakasimple. Meron pa rin tayong mga silicone molder para sa crown. Ito naman ay kung wala kayong molder. So, ito yung ginamit ko sa isang cake. Mga kakeki, mag-start na tayo. So, meron tayo ngayong tatlong cakes in one day. So, ginawa ko na itong cake na ito para bukas. So, gabi pa lang ay nag-decorations na ako para kinabukasan ay ready na siya. So, itong unang ginagawa ko ay ang size nito, ang magiging size nito ay 8x4 na mayroon siyang 4 layers. So, yung isang 8x2.5 binati ko sa dalawa para mayroong 2 layers. Then, pagpapatungin lang natin, ang aking filling na ginamit dito ay SMBC, tapos sinaluan ko siya ng chocolate ganache. Then, ito na yung second layer. Lalagyan ulit natin ng filling. So, sa paglalagay ng filling, ganyan lang po. Then, pag nilagay nyo na yung second layer, kailangan idiin nyo ng konti para wala siyang air na matatrap sa ilalim.
So, ito na yung 8x4 na 4 layers. Ayan. Ito namang susunod ay, ang size nito ay 7 inches. At ang gagawin nating cake ay 7x5. So, 7x5. Parehas ang filling na gagamitin ko. So, madali kahit sabay-sabay po ang ating orders ay okay lang kasi same naman ang kanyang filling, same ang kanyang frosting, same ang kanyang cake, maliban lang sa decorations. Ayan. So, kayang-kaya po natin kahit sabay-sabay po siya na tatlo sa isang araw. Pero kailangan natin maging systematic at maging organized para hindi tayo magkabahan or magguluhan. Ayan. So, binabawasan ko ang ibabaw nito kasi medyo may pagka-dome. So, para maging pantay, ayan, tinatanggalan ko ng ibabaw at sabi ko nga, same ang kanyang filling. SMBC with chocolate ganache or chocolate SMBC. And then, ito naman ang aking third cake na ang size naman ito is mataas to, 6x6. Tatlong layers lang siya, pero makapal ang pagka-layer niya. So, same ulit, ang filling niya ay chocolate SMBC. Ayan. So, tatlong layers po yan mga kakeki. Huwag kayong mag-alala kung ang ating layering ay makapal. Meron akong nabasa ang comment noon na masyado daw makapal ang layering. I think hindi naman nagre-reklamo kasi ganyan naman lagi ang ginagawa ko. So far, wala pa naman po akong na ririnig na feedback about this. Kasi nga, kahit po makapal ang layering natin, medyo marami rin naman siyang frosting. So, parang pantay lang siya. Diba makapal ang frosting natin? So, ayan. Ito yung pang third layer niya. Parehas ang size niya. Ayan. So, masyado siyang mataas, diba? 6x6 ito. So, naglagay ako dito ng dalawang barbecue stick para hindi siya umislide. Pero wala na po akong second na cake board sa gitna kasi hindi naman siya double barrel. Okay lang siya. Carry pa rin siya. Pantayin lang natin at palagi nating idiin ha para walang air na matatrap sa gitna para hindi magbubbles ang inyong cakes or mag yung parang nagaano sa side lumulobo ayon. Ayan, ang una kong ginagawa, sabay-sabay naman sila ay ang pag-crumb coat. Hindi ko na pinakita dito yung pag-crumb coat ko. Pag-crumb coat ko ng sabay-sabay. So, ngayon ang ginagawa na natin ay final coating na. So, ayan. Okay, so mga kakiki, just watch it para makita nyo kung paano ang simple technique ng pag-final coating. Oh,
So, sa ating first cake, ang inuna ko yung talagang white frosting muna. And then, ito yung magiging design niya. Kasi princess cake ito, may different colors. Yung mga princesses, pero ito ay baptismal cake. Pero yun ang gustong design ni client. So, ang naisip ko, bigyan na lang ng konting color dito sa top bago natin ipatong yung crown. So, ayan, nagkulay lang po ako ng frosting ng 5 different colors. Saka, i-design ko sa ibabaw. So, isang tip, kung sabay-sabay ang inyong cake, unahin nyo yung pinaka-light or ang white ang unahin nyo para hindi maghalo-halo at makakatipid pa kayo sa frosting. Natira nating frosting na iba't ibang kulay. Nilagay ko lang sa cling wrap para magkaroon tayo na parang rainbow. De gumamit ako ng 2D na piping tip. Inilagay ko sa isang piping bag at saka ito yung magiging border. Simple border lang yan. 2D lang yan. Ipapipe nyo lang ng ganyan. So parang mag-combine na siya doon sa design sa taas. So ganyan lang kasimple lang po ang first cake. Yan, dito naman mga kakeki, ito na yung 8x4. Yung first cake ay 7x5. Ito yung 8x4. Yan, same process lang. Papakita ko lang po sa inyo kung paano ang aking simple na paraan ng pagpapakinis. So, please watch! Itong pangatlo nating cake, ito na yung 6x6. Medyo mataas siya. So, ayan. Ganyan din. Pero straight na is. Pag straight po ang cake nyo, wala kayong kaba na ito ay mag-slide. Ito yung naging kulay niya. Ang pinaghalo ko lang dyan is blue and green. Dito na nagloko ang aking camera. So, sa hindi ko na naipakita sa inyo ang paghalo ng blue and green. So, ayan yung tatlong cakes. Wala pa siyang mga nakalagay na design. Ngayon, ito yung lalagyan natin ng drip. Ang ginamit ko dito ay Dutch chocolate white. Wala po akong hinalo. Tinunaw ko lang ito sa microwave ng 30 seconds. Ayan, saka hinalo ko. Ngayon, kung wala kayong microwave sa double boiler po dyan. Tsaka yung kakablul-bulul na tayo. Sa double boiler nyo po, tunawin. Wala po akong inihahalo kasi yung Dutch white chocolate naman is para sa akin malambot na. So, no need na. At inilalagay ko siya sa piping bag. Ayan. Para mas madali para sa akin. So, para then i-drip na natin. So, diba ang ganda? Parang mas thick i-drip kung walang halo. Pero kung gusto nyo yung parang thin ang consistency, pwede po kayo maghalo ng cream or kaya water or kaya butter. Pero ako po, hindi na ako naghahalo. Pero depende po sa chocolate kasi may chocolate na medyo matigas at mahirap tunawin.
Pero po itong Dutch white chocolate is the best for drip cakes. So, magdi-design na tayo. Parang sa unicorn lang, gumamit ulit ako yung 2D na piping tip, tapos kulay blue. Ayan. Kulay blue na may halong green. Kaya na-achieve natin yung ganyang kulay. So, ang design na ito ay parang under the sea, may tail ni mermaid. Kaya ganito po ang kulay na gusto ni client. So ayan, fondant po itong tail ng fish tail. Ginawa ko siya a night before. Ayan, kasama nung crown. So ito lang yun. Ito naman yung design. Ito yung design nung sa 8x4. Ayan, barbecue stick lang ginamit ko na panglinya po dito. So ganyan lang po ang design niya. And then meron siyang ayan, paper na babae. So, ito na yung resulta ng ating crown. Ayan na yung first cake natin. 7x5. Itong 6x6 na cake natin. So, ayan, natapos na. Okay. At ito naman yung ating debut cake na ginawa natin. So, ganyan lang po. So, natapos natin ngayong gabi. So, for tomorrow, ready na po siya. Ayan. So, ito mayroon siyang kasamang mga cupcakes. So, ayan mga kakeke ang cupcakes natin. And then, kung tatanungin niyo ako kung magkano ito, bawat isang cake, ito ay nag-range from 1-5 pataas po. Okay? Thank you so much guys for watching. Till next time, God bless and bye-bye. Don't forget to subscribe. Thank you so much.